Hello po, magandang araw po. Pasilip ko lang din sa inyo itong mga taniman din namin ng mga pampakain namin sa aming mga alagang hayop. Dito meron tayong mga napier grass, meron din tayong madre de agua, at may mga gabi, mga gabing San Fernando, at meron din kami dito mga saging na tinatanim ngayon. Kung saan itong area na to, uubusin namin yung area na bakante dito, natamnan namin ng saging tsaka mga gabi. So yun yung aming paraan ngayon para meron kaming pang support na pampakain doon sa mga alaga naming hayop dito sa loob ng kulungan. So ayan, so dito na area itong taniman natin, tapos dito naman sa kabilang side, ito na yung pinakadulo ng lambat papunta doon sa mga alagang mga baboy, mga kambing, nandyan sila sa loob. At sa ngayon di natin makita kasi yung iba nandun na sa ibabaw, iba-ibang area sila ngayon sa paghahanap din nila, pagkain nila ng mga kinakain nila mga damo dyan sa loob at itong mga pagbumugal nila ng lupa. So ganyan sila ka-productive dyan sa loob ng ating free range area. So dito naman, ito na yung mga natanim natin. So ito may napier grass dito. So ayan, napier grass. Yun yung mga napier grass natin na kasalukuyan na ngayon na nililinis din dito na area. Nagsimula kami doon banda. So dito na area, papunta na dito para malinis tong buong area na ito, para mas lalong lumago itong dahon ng ating mga pananim. So ito naman yung madre de agua. So yan, madre de agua na napakataas sa protina, napakagandang ibigay dun sa mga alagang baboy, mga kambing, sa mga manok, sa mga itik. So ito, may iba lang na hindi sanay kumain itong madre de agua. So ito, marami pa dito. So ayan, may ibang hayop lang na hindi pa sanay kumain ito. Kaya ang ginagawa, hinahalo siya dun sa mga usual na kinakain nila. Halimbawa, kung nagbibigay tayo ng feeds, yan ay tinatadtad at hinahalo dun sa pagkain ng aming mga alagang hayop. Mga baboy, kambing, yun, mga maging mga baka, kalabaw, kabayo, rabbit, yan, kinakain din nila ito. So ito yung madre de agua. Ganon din itong napier grass, ito naman yung itsura ng napier grass. Ito nakita ninyo, matured na siya na napier grass. Yung mga sanga niya, pinuputol yan, yan yung tinatanim naman. So yung mga medyo bagong dahon pa lang, mga ganitong klaseng dahon, yan yung kinukuha namin, pinapakain doon sa mga alaga naming kambing, sa mga rabbit, sa baka, sa kalabaw, kumakain sila nito. Napier grass. Ito ay pwede nating itanim. Kung medyo maliit lang yung space natin, pwede tayo magtanim nitong mga ganitong klaseng halaman. Yan, napier grass. Marami tayong nakikita nito, may mga nagbebenta din nito online. Maging sa Shopee, sa Lazada, sa Facebook. So sa marketplace, may mga nagbebenta ng mga ganitong halaman. O maging itong madre de agua, may mga nakikita tayo na mga nagbebenta nito online. So ayan, ito matataba yung mga dahon ng ating madre de agua. So ayan, sa mga nagtatanong anong itsura, so ito mismo yung itsura niya. Ayan, madre de agua, yung puno niya naman ay ganyan ang itsura. Ayan, matataba na sila, ang gaganda ng mga dahon nila. So ayan, so may mga saging, itong saging bagong tanim. So ayan, yung area na yan, may mga tanim na saging. Medyo malayo lang yung distansya na ginagawa namin, nasa 3 meters distance niya, para mas kapag kalumabong siya, talagang makakahinga pa rin siya ng maluwag at mamumunga pa rin siya. So ito ay based lamang sa experience din namin, based lamang din sa paraan din namin. So ayan. So, dito may sagingan at dito may mga gabi. Ito yung mga gabing San Fernando o kanaka sa Bisaya, tinatawag namin kanaka. May ibang lingwahe naman sa Mindoro, tinatawag nila itong Singapore. Ayan, may pula. Ayan, meron ding puti. Itong gabing San Fernando, pwede nating ipakain ito sa mga alagang baboy, no, sa mga manok, sa mga itik kapag ito ay niluluto. Niluluto muna ito, pwedeng haluan ng kamuting kahoy. So yun, niluluto natin, tapos yan yung pinapakain natin sa kanila. Hahaluan ng darak, hahaluan ng feeds, ay napakaganda ng pampakain sa mga alaga natin. Kaya sa mga space natin na bakante, pwedeng-pwede tayong magtanim para meron tayong ikadagdag support na pampakain sa ating mga alaga. Para kahit papaano, makakaless din tayo dun sa paggastos natin ng mga pagkain. Kasi madalas, dito sa farming, ang madalas nating nagiging challenge ay yung mga pampatuka, yung mga pampakain sa alaga nating hayop. So yun talaga yung nagiging challenge. Hindi lang sa mga commercial na farmer, maging sa mga backyard breeders, marami ang mga nagsasabi na nalugi sila dahil sa mahal ng feeds. So kaya ito yung aming mga pamamaraan. Nagtanim kami ng mga alternatibo na pwede namin ikabigay sa aming mga alagang hayop. So ayan, ito mga cover crop naman, kapag tinanggal yan, kinakain din yan ng kambing. Maging mga baboy, kumakain din yan dito kapag kanilagay lang namin dyan sa loob.
So, dyan sa loob ng lambat kasi pumupunta yung mga baboy namin hanggang dito, mga kambing. So, pwedeng-pwede rin nilang kainin yan. Although, napakaraming mga pagkaing damo ba dyan sa loob, kaya minsan hindi rin nila pinapansin. So, ayan. Itong ating Padre de Agua. So, ayan. Mataas na siya. So, sa height ko, kung lalapit ako sa kanya, ayan. Lalapit ako sa kanya. Sa taas niya, ito yung isa sa pinakamataas dito. Meron, ayan. Kapantay ko lang. Halos mga 5'4 yung height natin. So, kapantay ko. Siguro nga sa 6, sa mga ilang araw nito, tataas pa siya ng konti. Kasi laki siya, halos ng gumamela na bulaklak kapag siya lumalaki. Tapos yung mga, yan, yung mga dahon niya, pwede natin kuhanin at ikapakain natin sa ating mga alagang hayop. So, yan. Napaka green na rin ng mga dahon, ng mga halaman natin dito. Kung saan, parang napababayaan, kaya madamo. Pero so far, kahit na ganung napakadamo niya, lumalago pa rin siya, lalo na itong mga napier grass, dahil ito ay parang mga damo lang din naman sila mismo. Kaya kahit na madamo, sanay na sanay sila, nabubuhay pa rin sila. Pero ngayon, ayan na, nililinis na rin namin ito para lalong lumago at pwede rin kami magdagdag na iba pang pananim para meron kaming ikapakain sa aming mga alagang hayop. So ayan, dito pakita ko rin sa inyo yung mga bago naming tanim. Ayan, ito kakatanim lang din namin kanina, itong saging, yan. Meron tayong saging na naitanim. Siguro nasa 20 piraso ang natanim natin ngayong umaga lang. So hanggang dun sa taas, nagtanim tayo dun. So ayan, pati dyan sa gitna. Dating pala yan ito, na ngayon ay pinapatuyo natin para tamnan na lang ng mga saging, mga gabi, at iba pang mga halaman. Kasi hindi siya talaga sustainable sa palay dahil talagang nauubusan ng tubig. Wala tayong ibang source ng tubig dito. So kung ano yung mga pwedeng itanim sa mga ganitong klaseng area, yun ang ating tinatanim, lalo na marami tayong inaalagaan ngayon ng mga baboy at ibang mga hayop. So meron tayong pandagdag na pagkain sa kanila. Dun sa gilid, meron na rin mga saging dyan. So yung mga saging na yan, actually dati may mga saging, bago na pala yan ito, sagingan din to. So sagingan din to dati. Ang natira na lang dyan sa gilid kasi yun ang tinatam na ng palay. Tapos ngayon binabalik na naman natin yung saging. So ayan, dyan kami kumukuha ng pantanim din sa gilid lang. Ayan, yung mga bagong tanim natin saging yan, mga bago na yan, yan. Yung iba dyan, yan yung medyo nauna na yan, na mga ilang araw. So ayan, dito, ito yung kakalinis lang din. So ayan, so dito kanina, ito yung kakalinis lang din. So ayan o, dito nag-start yung paglilinis namin. Ayan, actually ano lang to, parang sideline na lang na tuwing umaga. Pag hindi pa mainit, parang exercise na rin. So pumupunta dito para magtanim, magalinis, saka magtanim. So tuwing umaga yun yung magiging routine na namin. So linis, saka tanim. Kapag merong gustong sumali, so nagpapasali rin kami, nagbabayad kami. Tapos kapag namunga na, halimbawa yung saging, kapag namunga na, bibigyan din na, makakatikim pa rin sila dun sa mga tinatanim nila, sa tinutulong nila sa amin. Bukod sa kumita rin sila sa pagtatanim. So parang tulong na rin natin sa ating community dito, para yung mga walang wala talaga, at least magkaroon man lang sila ng ibang pwedeng pagkaabalahan, na pwede rin silang kumita ng kahit yun, tuwing umaga or tuwing hapon. Kasi sobrang init dito kapag ka bandang tanghali na. O, tulad niya no, sobrang mainit na. Ayan, sobrang init ng haring araw dito. So ayan, dito madamo pa rin. Saka may mga gabi rin dyan sa ibabaw. Ayan, madamo pa rin. Pero yan, tatapusin natin sa paglinis yan. So ayan, yung ibabaw lang, masukal na area na yan. So iba na yung may-ari dyan. So minsan, merong mga iba't ibang uri ng hayop din dyan. May mga bayawak, may mga ahas. So may mga asong ligaw nandyan minsan nakatira sa loob. Saka maraming ibon dyan, yung loob ng gubat na yan. So ayan, tabi-tabi po. So ayan yung area dito. Actually ito ay pagmamayari ng government yan, yung kabilang area yan. So ayun, doon may mga gabihan pa dyan. So yan, linisin pa natin kasama nitong area na itong ng napier grass. Napakarami ng mga damo. So pagka nalinis na to, sana medyo mas lalo pang lumabong itong mga napier grass natin, at magpaparami pa tayo nito. Kasi kapag dumami yung kambing, may mga baka tayo, pwede na rin natin tamnan yung ibabaw na space, yung pinagpastulan ng mga baka, ng mga kalabaw. So pwede na rin naming tamnan yun once na meron na kaming pampakain doon sa kanila, sa mga alaga nating mga kambing, baka, kalabaw. Kasi
Ngayon, meron kaming iniiwanan na area doon sa taas na malawak na hindi namin tinatamnan kasi doon pinapastol yung mga alaga namin. Pero pag dumami na to, so pwede na rin tamnan yun doon ng mga kakamote, mga kasaba. So ayan. Eh yung mga baboy natin naman, nandito yung 2, 4, 5, 5 baboy natin. Yung isa, siguro, kasi 6 to lahat sila nandito. So yung kulang na isa, 2, 4, 6. Ay, 6 na pala sila nandito. Okay, nandito lahat ng baboy natin. Ayan. Nagabungkal sila dito sa ilalim. Ayan oh. So ayan yung pamamaraan natin dito. After 1 month, more than 1 month na ito silang nandito. So ito yung status na nila ngayon. Kung mapansin natin, mas lumalaki sila compared dun sa mga nauna pa nating video dati. Lalo na nung nakatali pa lang sila, mas maliliit yung katawan nila. So dito mas nag-improve na sila. So ayan, nakaka-free rin sila. Ang saya nila dito, masaya silang tingnan. Dahil nakakagalaw sila sa kung anong gusto nilang gawin. Nakakain sila ng damo kung gusto nilang kumain ng damo. At nakakakain sila ng mga laman lupa kung gusto nilang kumain ng laman lupa. At kapag may reject na saging, nilalagay namin dyan sa gilid. Ayan, nakakain din nila. So ayan yung pamumuhay ng mga baboy natin dito. Ayan, may 3 dito. Tapos nandun yung 3 pa. No? Tapos yung mga kambing natin nandun sa ibabaw. Makain din sa mga damo sa loob din. Kasama rin ng mga baboy natin. So silong muna tayo banda dito at mainit. Ayan. So ayan, kanya-kanya lang sila ng pamumuhay dyan. Itong isang to, ito yung pinakamatanda na inahin. Yan dati, bago siya pinasok dito, sobrang payat niyan. Nakahirap pa siya maglakad dati dahil sa sobrang payat. Nung pinasok dito, after 1 month, yan na yung nagiging ano natin. Yan na yung nagiging epekto. Mas nag-improve, mas gumanda yung galaw. So sana after mga ilang months ito, observe natin yung kanyang katawan kung ano yung magiging status. So yan, yung iba nandun na, naglakad na, kanya-kanya na silang punta. Di! Ayan, malapit sila pag tinawag. Di! So ayan oh. So ayan, mas masaya yung mga baboy natin dito. Mga white pigs ito, na may mga halo. Actually marami dito, yung tatay nila ay white. Yung nanay nila ay black. Sabi ko tuloy yung tatay nila lalaki. So lalaki talaga yung mga tatay nilang baboy. So ayan. Yan na sila dito. Yan yung status na nila ngayon dito. So far sa observation natin, mas maganda, mas masaya sila. At mas nagiging lumalaki sila lalo. Yung liig nga nila dati nakatali, tinanggal namin yung tali kasi naghihigpit na dahil tumataba yung liig nila. Compared nung nakatali lang sila dati. So dati kasi nung nakatali, limited lang yung nakakain nila. Kung gusto nila ng damo, kung saan lang sila katali, doon lang yung nakakain nila at nabubungkal nila yung lupa. Ngayon, kahit saan sila, nabubungkal nila yung lupa at nakakain nila yung damo. So dito kasi sa lupa, may manakuha sila dyan mga laman lupa, mga earthworms at iba pang mga klase na nakakain din nila. So yan. Yan, happy na happy yung mga baboy natin dito sa loob. Free na free sila sa lahat ng gagawin nila dyan. At hindi rin nag-aamoy kasi yung mga dumi nila, inaabsorb ng lupa yung amoy at minsan natutuyo ng araw kaya nagagamit din as organic fertilizer sa paligid. So ayan yun. Actually dito sa amin, karamihan sa mga nag-alaga ng baboy, backyard breeders, mga backyard na nag-alaga ng baboy, no, tinatali lang din nila kahit na mga hybrid nga, tinatali lang din sa ilalim ng mga puno. Kaya walang amoy, hindi na nila kailangan laging linisin dahil yun, natatakpan ng lupa, natutuyo at nagiging fertilizer na doon sa paligid. O yan yung pamamaraan dito sa amin. Kaya itong amin din, since medyo dumami na yung baboy, maramihang baboy ito, 6 na baboy itong nandito sa loob. Meron pa kami nakataling 2, bali 8 lahat itong malalaking baboy namin. So ganito yung ginawa namin, pinipray rin sa amin sila dito sa loob. Hindi naman sila nakakalabas. Ito yung pinakalambat namin kasi may mga nagtatanong din, ano yung tsura ng lambat? Ito, naka hog fence, hog wire. So ayan, tapos nilalagyan lang niya ng mga ito, pampatibay. Ayan, may mga ganito lang yan oh. Tapos yan, dyan sila nakadikit. Ayan, may mga nilalagay tayo dyan na nabubuhay para hindi natin kailangan magpalit na magpalit yan. Kasi ito, matagal ito nasisira, itong alambre natin. Matagal yan, nagtatagal yan. So hanggat may alambre, kukuha na lang yan ng ganito para pampatibay. Kaya madre di kakao, pwede rin dyan dahil nabubuhay. So ayan, malaking tulong na rin yan.
So ayan, naka-free range lang yung mga baboy natin dyan. Dito sa kabila naman, ito yung medyo masukal na area. Hindi na yung sakop sa, dito sa amin, hindi siya sakop. Iba yung may-ari dyan. No, so ganyan lang, hinayaan nila na mukhang napipreserve lang siya ng area. Ayan, kaya lang dyan sa loob, meron na dyan mga ibang, iba't ibang hayop na wild. No, may, minsan nga may mga ahas din dyan. Pero hindi naman sila nanggagalaw dito sa loob so far. No, sa tagal na rin namin dito, wala namang nanggagalaw na ahas. Maliban na lang doon sa aso, nung abot po nila itong lambat. Kasi dati yung lambat namin hanggang dito lang, kalahati lang. So natatalo na nila, nakapasok sila. Kaya kapag may pato nilagay, pinupuntahan nila. Or kapag may mga ibang alaga na, halimbawa mga kambing, na minsan kasi galit yung aso sa kambing, pati yung kambing pinakikialaman nila. So sa ngayon, di na nilabas na mapasok dahil dito. Pero doon sa loob, sinisecure pa rin natin, maging yung bahay ng kambing, nilalagyan natin ng mas maraming harang para hindi mapasok. Tsaka yung pintuan tuwing gabi, sinasara natin. Dahil dito sa may katabi tayo na masukal na area. So ayan. Yan, tabi-tabi po, Porebeka po, tabi po. Yan. So mga makahoy dito sa kabila. Pero hindi siya madamo kasi makahoy, no. Wala masyadong tumubong damo doon sa ilalim. Pero mas maraming kahoy. So yan yung nagsisibling parang wild dito na area. Ayan. So minsan may nakikita rin tayong mga ahas. Actually, takot din tayo sa ahas. Pero hindi naman sila nanggagalaw, tumatakbo sila. No, huwag lang natin maapakan. Yan. Kaya dun sa area namin sa kabila, kaya laging nilinis si Papa para hindi naman lumipat dun yung mga ibang hayop na posibleng delikado rin sa buhay. So ayan, magdalag tayo nito para masave natin yung paglalakad natin. Nakakit na tayo. Pakita ko lang sa inyo itong ibabaw na area. May mga kamuting kahoy naman dito. Ito naman yung dagdag din na pampakain sa mga baboy. So ito yung pinakadulo ng lambat mula dun sa baba kanina. Yan. Tapos natakbo na naman yung lambat. Papunta naman dun sa pakabila. Papunta dun sa may nakanet natin na lambat para dun sa mga manok naman. Mga manok, mga pabo. So ayan. Nakakahingal din pagka umakyat. So yan yung mga alaga natin, nandyan yung mga baboy sa baba at narinig natin yung kambing, siguro nandyan sa unahan yung mga kambing din sa loob na ng net nitong ating free range area. Ayan dito, sobrang linis na, oh. Makita ninyo baboy lang ang naglinis nyan, sila lang nagbungkal dyan. So binungkal lang nila, so kung sunod-sunod rin nila ito at mabuo nila itong nakabungkal na nasunod, maglambat na naman tayo ng ibang area. Doon na naman sila ilipat. Tamnan na natin to. Kasi pinalambot na nila yung lupa. Nilagyan pa nilang organic fertilizer. So napakataba na niyan pag tamnan. At lalo pang tataba yung mga niyog dyan. Yan yung mga kahoy-kahoy dyan. Dahil doon sa fertilizer na hatid sa kanila ng mga baboy. Yan yung mga baboy namin. Sanay rin sila sa range. Kasi dati sila nakatali. Tinatali sila alim ng mga puno. So nagabungkal sila sa lupa. Kung saan yung sa puno sila tinali, doon sila nagabungkal sa paligid or kinakain din nila yung mga damo. Kaya nung naka-free range na sila dito, so sanay na sila. Talagang praktisado na sila. Ayan. So itong kahoy na to, dito kami dumadaan nga pala. Pag pumasok dito, dito sa likod, dito kami dadaan sa kahoy. Ayan o. Ayan. Kaya meron dyan. Ayan. Dyan kami. Ayan. Dyan kami umaakyat. Umapak lang dito. No, sabay ito, mayroon ding hagdan dyan. May hawak dito. Oh, kapasok ka na sa loob. Yan, may hagdan din dyan sa... Ito ay kahoy na santol. Tabi-tabi po. Porebeka po, tabi po. Yan, yan yung kahoy na santol. Yan kami nadaan madalas yung... Baboy natin, oh, nandito na rin. Naabot na siya dito sa ibabaw. Yan. O, oh, Dick, magpaka... Raming kayo dito sa loob, Dick, ha? Dik kasi tawag ko sa kanya, dik-dik. Didi. Yan kasi tawag namin. Pagka nagtawag kami sa baboy, pagpakainin na sila, tawag sabihin mo lang, di, yan, malapit na sila. Yun ang nakasanayan nila. Yan yung lambing namin sa kanila. Didik. So ayun po, ayun yung mga baboy natin. So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po, happy farming po. Bye-bye po.